Ayun ang mga planong ginawa ko. Hindi pa kompleto yan, ha? Alam mo, ngayon ko lang na-realize, ang hirap pala gumawa ng management proposal. But this is good. Papa, kulang pa nga yan, eh. Alam mo, para sa isang baguhan na katulad mo, tama itong ginagawa mo. You're on the right track. Pero kailangan ko pa rin inputs mo, ha? Of course. O sige, di upuan natin to. Kahit na masira na ang ulo natin. Okay to. Pa. Pa. Pangilang sa'yo sinus mo, ma? Ha? Well, marami ako naging girlfriends. Pero isa lang ang sineryoso ko. Maliban sa mama mo. Teka, bakit mo naitanong yun? In love ka ba? Sino sa mga girlfriends mo? Wala, hindi ko nga girlfriend. Hindi ko nga alam pa paano ko liligawan eh. Seryoso ka, ha? Bueno, kailan natin gagawin to? Kailan natin tatapusin yan? Alam mo, Angelo, hindi importante kung paano ka maligaw. Ang importante, kung sasabihin mong mahal mo siya, kailangan totoo ka sa sarili mo. At kaya mo siyang ipaglaban, kahit na kanino. Kung meron kayong mga problema, sabihin nyo sa akin. Andito si Pepito para malapitan ninyo. Eh, madam, kay Sir Angelo na po kami. Si Pepito pa rin ang nangangasiwa ng hasyenda, hindi ang aking anak. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Oo! Mabuti. Maganda yung nagkakaintindihan tayo at nagkakaliwanagan tayo. O sige, magsibalik na kayo sa inyong mga trabaho. Doblihin ninyo ang sipag para naman mainganyo kung taasan ang inyong mga pasahod. Ano pang hinihintay ninyo? Magtrabaho na kayo! Sige na! Manguro. Ang mga tauhan mo, sabihan mo, magtrabaho ng mabuti. Tay, nandiyan po si madam, ha? Huwag po kayong makulit, ha? Ha, tay? Ito lang po kayo, Tay. Tay! Tay! Sino tong matandang to? Pepito, paalisin mo ang matandang to! Sino to? Ha? Aswang! 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 Dadalhin ko ng ospital yung kasama mo para gumaling. Huwag na lang po. Ako na lang po ang bahala sa kanya. Hindi pa pwede. Baka kung anong gawin yan, may mapapahamak. Para sa kapakanan ng asawa mo ang gagawin ko. Eh kung ganun po, sasama na lang po ako sa kanya. Wala ka magniwala sa akin, Belen? Gusto mong palayasin ko kayo ito, ha? Hindi po. Pero para na lang ako nang bahala sa kanya. Walang... Sakay niyo na yan! Sakay niyo na! Kumamawa kayo. Sakay niyo na! Nag-usap na kami ng nanay mo! Ako nang bahala sa baliw mong ama. Let's go!
pinagdalan! Kayo magpapamilya! Mga pahama kayo sa buhay ko! He needs special care. Nag-ahallucinate na yung matanda. Kung ano-ano na ang mga nakikita. Concern lang ako sa mga tauhan natin sa hasyenda. Paano kung makasunog na naman yung matandang yon? Buti sana kung bahay lang. E paano kung pati ang mga pananim? Sino ba mapeperwisyo? Hindi lang naman sila. Pati na rin tayo. Bakit naman nagbabantay naman sa kanya doon eh? Mas may mag-aalaga sa kanya doon, Angelo. Nakita niyo ba ang pangangatawan ni Isko? My God, he needs proper nutrition. At doon, mabibigyan siya ng tamang pagkain. Alam niyo kung tutuusin, bakit ko siya ipapasok pa sa isang institusyon? Eh magagastusan pa tayo, hindi ba? Pero may konsyensya rin naman ako. Total naman tayo ang nakakaangat. Di tayo na ang tumulong. Ngayon, kung mamasamain nila yon, eh di ibabalik ko yung ulyaning yon. Walang problema sa akin. But I'm sorry. I have people to protect. Kailangan umalis sila sa hasyenda ko. Lolet? Lolet? Kumuha ka ng cake. Ay, teka, anong gusto mo? Juice? Beer? Nagugutom ka? May sushi ako dito. Huwag ka na mag-abala. Hindi naman ako magtatagal eh. Alam ko na. Kumain na lang tayo sa labas. Halika. Amor. Isasoli ko lang naman sa iyo to eh. Ano ka ba? Tulong ko sa iyo yan. Eh, hindi. Huwag mo akong kargohin. Ay nako, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Baka kasi magalit si Diego. Mag-aaway kayo. Dahil ayaw niyang pinagmumukha mo siyang tanga. O di mabuti. Amor. Hindi pa rin ako sumusuko sa'yo, Lourdes. Umaasa pa rin ako na matatauhan ka. Puso lang yan. Kung yan ang pinairal ko noon, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kaya ganyan ang nararamdaman mo. Kasi nawalan ka ng pagkakapitan. Ganyan din ang naramdaman ko noon kay Eduardo. Hindi mo ako naiintindihan. Nandito na ako. Itutuloy natin ang plano. Ibabalik mo siya sa Punta Verde. Sisirain natin ang mga Buenavista. Nangako ka sa akin, tutulungan mo ako. Makakahanap ka rin ng lalaki na karapat-dapat sa'yo, pero huwag sa isang mortal na kaaway ko. Salamat na lang. Hindi, that's okay. Huwag mo na isipin lahat ang sinabi ko. Basta, tulong ko sa'yo to, para sa'yo to. Kung noon ikaw parating nag-aabot sa akin, ikaw ang parating tumutulong. Ngayon akong nakakaangat. Pagkakataon ko na, huwag mo akong tanggihan, please. Ina. Gusto ko humingi ng paumanhin sa'yo. Sa pagkakalayo ng mama ko kay tatas ko sa inyo. Thank you.
ko magiging selfish to pakinggan. Pero, pinaliwanag sa amin ni Mama yung sitwasyon. Okay, aminin ko, naduwag ako. Natakot ako na baka paalisin na kayo rito eh. Baka paalisin ka dito sa bahay na to. Natakot ako eh, baka pag wala ka dito, baka hindi ko kaya eh. Pasensya ka na, kinabe ko ng uwi. Nanggaling kasi ako kay Aling Sita, pinatingin ko yung lagay ng bata. Hindi ako nakapagligpit kanina kasi napagod ako eh. Pero sabi niya, normal na naman daw yung napapagod kapag buntis. Dispensa sa'yo. Alam ko kung gaano kasakit sa inyo ang mawalay si Isko. Pero sisiguraduhin ko sa'yo na nasa mabuting kamay ang iyong ama. Naging mabuting tauhan naman ho kami sa inyo eh. Kung trabaho lang hong pag-uusapan, nakita niyo naman ho kung gaano kami nagsakripisyo. Mahirap lang ho kami pero malaki hong pagpapahalaga namin sa pamilya. Hindi man ho perpektong pamilya namin, pero sakit lang hong isipin na ibang tao ang nagdedesisyon para sa amin. Excuse me ho, sir. Ano na naman ang sinusumbong sa asawa ko? Ha? Ito ang tandaan mo. Mula nang magtrabaho ka para sa akin, naging pag-aari ko na kayo. Akin na ang buhay ninyo. Kung hindi na kayang tanggapin, maluwag ang pinto ko. Makakaalis na kayo. Excuse me, ma'am. Andyan si Sir Pepito. Yung matanda. May nabayaran na tayong nurse sa loob. Padagdagan niyo ang dosage na ininom ng tandang yan para hindi pumatak. Si Julieta, anong balita? Wala pa rin. Bintek! Nagtutulog-tulogan ba kayo, ano? Pero... Ayoko ng pangit na balita, ayoko ng kapalpakan. Hindi pa nga natatapos ang mga problema natin. Pinasasakit ninyo ang ulo ko nang dahil sa isang pipitsuging mananakla? Gagawin namin ang lahat. Dapat lang! God, what have I done to deserve this? My life is such a mess. I should be happy. I deserve to be happy. Anong iniintay mo dyan? Umalis ka sa harapan ko! Kumilos kayo! Please! Doray, sige. Ay, senyorito. Si Cookies and Cream? Sino? Ah, hindi po, senyorito. Kasi po kakakain ko lang ng ice cream kanina eh. Wala sa si Ina, nakita mo? Bakit ho? Hindi, kasi pupunta ka tatas ko eh. Nadalawin ko sa ano, baka... Ah,
kasama ng papa niyo kaninang madaling araw. Papa ko? Saan sila nagpunta? Hindi ko sinabi. Sige. Baka ako nagpunta sa Rocky Road. Tinuturuan namin sila ng mga small industries para may ginagawa sila. Para hindi naman nila maramdaman na totally wala silang pakinabang. May playtime naman sila, panood ng TV. E may ginagawa kami party para sa kanila twice a year. Aside from those na inahold ng iba't ibang institution. Para may kasayahan naman sila. Oh, si Tatay Isko! Bago kong kalaro. Oh, Tay. Tay, kumusta na ho kayo? Nalulungkot ba kayo dito, Tay? Masaya dito. May TV. Tapos, dami pa tayo. Ikaw, matagal ka na dito. Siguro may dinadalaw ka, no? Hayaan mo. Hahanapin ko ang tatay mo. Sasabihin ko, dumadalaw ka sa kanya. Ha? Para pagbalik mo, masaya ka na! Why am I alone? Bakit hindi na ako naging masaya? Bakit walang nagmamahal sa akin, Angelo? Angelo, ikaw lang ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Pero ang papa mo, asa na naman siya? Dapat nandito siya. Bakit wala siya dito? Asan si Leah? Dapat kumpleto tayo. Dapat masaya tayo, hindi ba? Kaya hindi matawag na tahanan ng bahay na to. Ma! Okay, huwag ka na mag-isip na kung ano-ano na masasaktan ka na sa bandang huli. And if I may say, hindi lang naman si Papa may kasalanan eh. Hindi lang naman siya ng kulang eh. Pati rin naman ikaw, di ba? Kaya para mas mapagaan ng lahat, isipin mo na lang kung anong dapat mong gawin para mabuo pamilya natin. Sir, salamat ho. Akala ko nga ho sa mental hospital nila din lang itay eh. Hindi naman ho pala. Masakit na mawalay sa amin ng itay, pero mas mabuti na rin ho yun. May nurse na nag-aalaga sa kanya doon. Mas may nagpapainom ng vitamins sa kanya. Aircon pa nga ho yung kwarto niya eh.
Sabi nga ng itay, kung nasa Amerika daw siya. So, okay naman pala siya. Oho. Pati nga ho ang inay na panatag ang loob eh. Pati inay mo kasama? Oho. Pati rin ho si Florida. Kasi ho, ang sabi ng papa niyo, mas mabuti na rin daw na makita nila ang itay. Ay, sir, sabi nga po pala sa akin ni Doray, hinahanap niyo ako kanina umaga. Bakit to? May ipag-utos ko ba sana kayo? Gagawin ko pagkatapos ito. Wala, hindi, wala. Kasi naisip ko sana, dalhin kita kay Tata Isko eh. Eh, dinala ka na pala ni Papa. So, okay na. Yun lang po ba? Yun lang. Salamat at nabalik ka. Akala ko matitiis mo ako. Ikaw palagi ang iniisip ko. Ma'am Claudia, sabihin mo na lahat ng gusto mo. Ikaw ang gusto ko. Claudia. Mahal ko ang pamilya ko. Maaaring di naging maganda yung wakas ng pagmamahalan natin. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Huwag mo nang piliting ibalik pa yung nakaraan. Matagal nang tapos at matagal ko nang winakasan yung kahapon natin. Yung yugto ng buhay ko sa'yo. Maayos ng buhay natin pare-pareho. Mabuhay tayo sa mundong yun. Iwanan na natin yung kahapon. Harapin natin yung ngayon. Isa lang ang gusto ko malaman sa'yo. Mahal mo pa ba ako? Asawa na ako eh. That's better than saying no. Pero hindi ibig sabihin na sumasang-ayon ako sa sinasabi mo. Kapag nagbago ang ilaw ng hangin, baka tigilan ko kayo. Idalangin mo na lang na huwag maging habagat ang kamihan. Lourdes. Des. Kisi na. Tari. Kain na tayo. Ay, sandali. Magluluto lang ako. Nagluto ka? Oo. Ay, bakit hindi ko kinisig? Okay lang. Sabi ko na lang gumawa niyan. Ito ah. Kain tayo. Mukhang masarap ah. Sige. Ayan.
ito. Pambili ng lampi ng bata. Salamat, ma'am. Ito pa. Para sa laro ng bata. Ito naman, para sa gatas. Diego? Ubusin mo lahat to sa kung ano pang kailangan ng bata. Yan. Saan galing itong pera na to? Ba't mo ako tinatanong? Siguro, binenta ko rin ang katawan ko. Diego, Diego, mali ang iniisip mo. Sino yung lalaki mo ngayon? Diego, Diego, nasasaktan ako. Nasasaktan ako. Sino yung lalaki mo? Diego, wala. Walang lalaki. Hindi mo na ako maluloko pa. Siguro habang nagpapakahirap ako sa trabaho ko, kung sino-sino yung lalaki ninadala mo rito! Ha? Hindi. Kamali ka. Maniwala ka sa akin. Hindi ko na inulit yung simulaan. Sinungaling! Kanino galing ang perang ito? Kanino! Ha? Diego, mawawa sa akin. Hinangkapit ng mana. Parang wala akong pakialam kung malaglag ang bastardong yan! Diego, anak mo to! Huwag mo akong gaguhin! Ilang beses mo na sinubukan noon, hindi tayo magkaanak! Ngayon sasabihin mo sa akin yan! Kaya kipagkita ka sa lalaki mo, sa amo lang dinadala mo! Kaya ginagabi ka ng uwi! Hindi ba? Hindi. Masamang babae ako, oo. Pero sigurado ako, anak mo to! Anak mo! Hindi! Natanggap ko kayo na ang iparating mo sa akin. Parang awa ko. Wala akong anak! At hindi ako magkakala sa'yo! Hindi! So, saan pa kayo nagpunta? Wala. Doon lang kami. Rose, hindi mo man lang pinakain sa Ina sa labas? Siyempre naman. Kumain kami, tapos nag-grocery. Pagkatapos, sinitid ko si Belen. Masarap palang kakuwentuhan yan si Ina. Oo, madaming kwento yun eh. Nakuwento niya nga sana yung tungkol sa pamilya niya. Grabe rin pala ang pinagdaanan niya. Nasabi niya ba sa'yo yun? Well, nasunog yung bahay nila? Hindi lang yun. Yung palang unang bahay nila, Belen, at ni Isko, natabunan ng basura. Oh? Yung palang si Ina, alam mo, 3 years old nung bago siya magsalita. Akala nga nila, pipi siya eh. Pero nung natuto namang magsalita, sobrang daldal naman. Ikaw na. Mag-iiwalay na ba kayo ni Mama? Ano? Look, ako lumaki na ako sa awin ninyong dalawa ni Mama eh. Ba't ngayon iba? Parang... Angelo, your mother and I are not separating. Minahal mo ba siya? Are you really that concerned? Anak, parang sugal lang ang pag-aasawa. Hindi importante kung may pag-ibig kayo sa simula o wala. Meron nga dyan nag-aasawa sa sobrang pagmamahalan, naghihiwalay din. Meron namang iba, pinagkasundo lang, pero nagtatagal. Natutong magmahalan. So, saan kayo dalawa din? I have you and Leah. Sa araw-araw na nakikita ko kayo. Lalong-lalong na ikaw. Paano ko siyang hindi mamahalin? She'll always have a special place in my heart.
lang siya sasaktan. Maaring hindi ako perfectong ama at asawa. Pero natutuwa ako, nagkakaroon ako ng panahon sa'yo. Tulad nito. Really, Angelo, parang bumabalik tayo sa dati. Parang bumalik sa akin ang anak ko. Ang mama mo, maybe it's just time. Kung nasasaktan ko man siya ngayon sa dinadaanan na nating crisis, siguro itong crisis din na ito ang magdadala sa aming pabalik. Suko na ako. Ayoko na ng ganitong klaseng buhay. Ang tagal ko nagtiis, hindi ako nagsalita. Pagkatapos ngayon, sarili mong anak, itatakoy mo. Hindi ko papayagan lumabas ang anak ko sa ganitong klaseng buhay. Tama si Amor, gaga lang ang babae magmamahal sa'yo. Hindi ako dapat magpakagaga sa'yo. Pero gaga ako eh. Napakalaki kong gaga, minahal kita. Gaga, tumigil ka. Gaga ka talaga. Kuha ka muna ng t-shirt sa kwarto para kay Marlon. Tiis lang ng konti. Kasi eh. Tingnan mo. Nagbabasa ka ng pawis. Madami. Masabasa ka ng pawis. Sino sila? Hindi ka naman pala kagandahan. Ay, anak, punta muna kayo sa kwarto ni Marlon, ha? Doon muna mamaya na. Sino sila? Isa akong matagal na kaibigan ng asawa mo. Kakaalis lang niya lang eh. Sayang hindi kayo napaaga ng dating. Nakita ko siyang umalis. Hindi naman siya talaga ang pinunta ko rito. Ikaw. Huwag ka mag-alala, hindi ako kerida. Chine-check ko lang kung anong klaseng buhay meron siya sa'yo. Bakit? Wala lang. Now I'm satisfied. Wala pala akong dapat na i-insecure. You're poor, and you're not. Hindi ko kayo kilala. At saka hindi ko alam kung anong relasyon mo sa asawa ko. Pero tao kitang papakiharapan. Kahit bigla ka nalang bumulaga dito sa bahay namin. Maayos naman ang pamilya namin kung yun ang kailangan mong malaman. Masaya kami kahit na hindi kami nakakaangat sa buhay. May itatanong pa po ba kayo? Naghihintay ng mga anak ko sa kwarto. Anak.
lang, iniiwasan niya ako eh. Mali ba yung ginawa ko? Eh, sinabi ko lang naman sa kanya kung ano yung nararamdaman ko eh. Di ba nga mas mahirap pag hindi mo sinabi kung ano yung nasa loob mo? Hindi ko kaya siya natakot. Eh, baka nabigla. Kung ikaw ba gagawin mo kung ano yung ginawa ko? See? I was wrong. Oh, sige. Thanks, ah. Ma'am, may pag-uutos pa ho kayo? Ina? Na-in-love ka na ba? Ho? Sino na lang ako? Ayaw po na bumalik sa kanya. Hindi na ako magbalik sa kanya. Ina! Ay, sir! Sir, sorry ho. Nakita ho kasi ni Doray, tapos... Binasa mo? Sorry ho. Hindi, okay lang. Ano? Ano sa tingin mo? Ho? Ito. Ayos ba? Corny, no? Medyo ho. Gusto mo? Kung por mo sa makakatanggap. Galing mo sa inyo? Galing sa amin. Mas para sa'yo. Hindi ako maniniwala. Pero kung hindi ko kayang panindigan, huwag na lang mo sanang simulan. Tingnan niyo ako sa uniforming ito. Tingnan niyo mga galos sa kamay ko. At sana ho, tingnan niyo rin ho ang sarili ninyo. Tingnan niyo ho na mas tama na ganito ako at ganyan kayo. Na mas mabuting nandito ako at nandiyan kayo. Sana ho lumugar ho tayo kung saan ho tama. I'm sorry ho, pero mahirap mong mangarap ang isang katulad ko eh. Minsan ho, kumunti kang maniwala. At nung nahulog ako, masakit. Ayoko na humuling umasa. Dahil baka sa paghulog ko, baka ulo ko na ho ang tumama. Ayokong mabago kang ulo ko. Wala akong ibang mapupuntahan. Mas may ibang babae ang nararapat para sa inyo.
Hindi ho ako yun. Mamahalin ko pa rin siya. Baka hindi mo na ako makuha ulit. Ano ka ba? Ano ka ba? Totoong-totoo na to, Ina. Hindi na panaginip. Lumalapit na si Senyorito. Ano pa pang gugustuhin mo? Ay, naku, Dora. Ayoko nang maniwala. Nagpapaulit-ulit lang kami. Babalik at babalik din naman kami sa realidad. Ewan ko ba sa'yo? Sa dami ba naman ang pinagdaanan nyo? Aba siguro, panahon na para bigyan nyo ng pagkakataon yung isa't isa. Yung bang kahit papano, masabi nyo yung sinubukan nyo. Kahit papano. Sa nubes.